baptism site, Qaser Al-Yahud. So this is the place. Ayan po. Dami na pong mga tourist. Ayan, so dito po yung ano nila. Souvenir shop. Hello guys, good day. Welcome po sa Qaser Al-Yahud dito sa Jordan River. So it is believed na dito po yung place kung saan binaptized ni John the Baptist si Jesus Christ. And this Jordan River dun po sa baba. So, ayan. And dami na rin pong nagpapabaptize dito. As you can see, there is a Jordan. Jordan na po yan. So ayan, may mga visitor ang mga Jordan. So dito po ang Israel. As you can see, yung flag nila is Jordan. So may mga army din doon na nag-guard sa kanila. And may mga army din yung mga Israeli dito nagbabantay sa kanila. Ayan, bababa po tayo mamaya doon. So, kasi yung flag ng Israel and the flag of Jordan. Ayan sila oh, nakaano sila dyan. And yung bantay na army. So let's go down. Oh, dami din tourists ng mga ano, Jordan. Ayan. So, ayan po. Ayan. So, ang boundary lang is too big. So, ayan guys. Doon na place na po is Jordan yan. Yun yung flag nila. Bawal pong pupasok doon. And dito po is Israel. So dito, this is the site from Israel. And this is the site. Kita nyo may mga sundalo. Kita nyo taas mga sundalo. So,
already belong to the country of Jordan. So, sayin natin dito. So, may mga events, biblical events na nangyari dito na magpulot po natin ng aral. Una, yun nga, meron pong magtataka kayo dito sa Israel, meron pong dalawang place of baptism. Yes. Una yung yard direct, mali yung tutungan. So, okay, magdasal yung alin. Kahit na second is this one. Pero, marami pong mga scholars believe that this is the more accurate na place kung saan pumunta yung ating Panginoon at hinanap na si John the Baptist para sa alin. Una, why? Kasi ang ministry po ni John the Baptist, diba, ano po yung suot niya sa bilang Bible? Ang suot niya ay camel's, ano lang, diba? Hair and he ate locust and honey. So mostly dito po sa around this Judean wilderness yung kanyang ministry. And dito talaga pumunta yung Panginoon to be baptized. No? Sa lugar din na ito mga kapatid, marami po mga scholars na naniniwala, dito po pinagaling ng Panginoon yung Naaman. Ano lang, Syria? Si Naaman. 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 Sabi ng Bible, lumubog ka dito ng, di ba, pumunta sa kay Elisha. Meron siyang kitong. Leprosy. Sabi niya lang sa Bible. And sabi niya, lumubog ka dito sa Jordan ng 7 times. At ikaw ay gagal. So, ginawa niya yon. And makita man natin na dumaan dito siya. Pangalawa, dito rin na dumaan yung mga Israelites. Led by Joshua. Dito po sila dumaan sa area na ito. And then, the first city na kilangin nila ay yung bayan. Pero siyempre, the most significant part, bakit ito dinaray ng mga tao, bakit sila pumunta dito, at naging mahalaga ito sa ating mga Christians, because this is the place where we believe that the great, the God, the Son of God, our Savior, Jesus Christ, is baptized by the baptism. So ang baptism, this is a public identity na ikaw ay susunod na sa Panginoon. Kita nyo, it is a, pagsin mo na identity, magpapakita kaya nga nag-video kayo, kaya ipakita sa mundo na this person is already a follower of the Lord Jesus Christ. Sa panahon ng Panginoon, during that time, those people na ibinabaptize, nag-change, ibig sabihin sa mali ng mga tao, they are changing their culture or their religion to follow Jesus. Kaya napakahirap na time kung ibabaptize ka, they will be persecuted. Sa baptism din, yung magpakita ka ng ibang tao, nagpalit ka na ng religion. It's not about changing religion. It's about following the command of Jesus, mga kapatid. Ang pabaptism, hindi po yan dahil magpapaptize, dahil magpapalit ka ng religion. Hindi po yun. Ang baptism is, we are following what the Bible tells us to do, and we follow Jesus. Diba? Since we are, kaya nga tinatawag din ng mga Christians, because Christ is our greatest example. Since Jesus, ang Panginoon ay nag-baptize dito, no? Tayo rin mismo ay magpapaptize. No, as a testimony, an example na tayo talaga ay nilinis na. So ang Jordan na ito mga kapatid, hindi nakapaglinis ng kasalanan. In fact, medyo maputik siya, di ba? Pero you are so privileged dahil maraming mga Christian na gusto mong ma-experience lang ang baptism dito. Pero kayo mismo, right here, nakilala niyo yung Panginoon. Andito kayo ibabaptize, no? Same like the Lord Jesus Christ. Bakit po tayo ibabaptize? Bakit kayo nilulubog? We don't believe in other kind of baptism. There are so many kinds of baptism, just like pouring, sprinkling, yung iba ginaganito lang, tapos pinapaano niya, di ba? We don't believe in that because ang pinaniwala natin, we believe in, kung baptize natin yung tao, it was immersion, ilulubog talaga. Why? Because malaki po yung symbolism nun. Ang isang tao, ilulubog mo yan, it signifies that your life, you are already buried with Christ. Di ba? Ang iyong mga kasalanan, nilibing na kasama ni Kristo. And then, kung ikaw ay aho na, ibig sabihin, you, God gave you another life and live it to the fullest. Same with you died with Christ. Di ba? Anong ginawa ng Panginoon? He died on the cross and then he was buried but he never remained there. On the third day, he rose from the grave. So, ang baptism, it symbolizes na ikaw, makasalanan ka, but you believe in the Lord Jesus Christ, you are buried together with Christ. Ibig sabihin, nilibing na rin yung iyong kasalanan, tinanggal na ng Panginoon, nilinis na. It's Jesus who cleansed you from your sins, not the water. Okay? Symbolism lang yan. Pag siya mo na symbolism, nagre-remind lang, nagpapaalala na ikaw ay nilinis na ni Kristo, you are buried, and then ikaw ay inihaon.
you are now a new creature. No? Ibig sabihin, binigyan ka ng bagong buhay ng Panginoon and live your life to the full. And since baptism is the first command of the Lord, no? Right after you believe in Jesus, kailangan mo yung mga.